makikita nyo akong masaya. Opo, alam nyo naman po kung gano'n ako masayang tao. Kahit po meron akong, kahit na may pinagdadaanan, alam nyo po mga kabusiness, hindi ko po kailangan na umiyak ng umiyak. Ang kailangan ko po, yung panalangin nyo po para kay Boyet. Yun, mapagpalang ang gabi po sa atin lahat, mga minamahal naming kabusiness. Tinawagan po ako ni Papa Dins na para po dun sa pagpunta nga po ni Baby Boyet sa ospital, dahil po sa may nag-message nga po sa kanya na isang butihin po nating subscriber na si Ma'am Liz. Yun po, shout out po Ma'am Liz. Salamat po ng marami sa pag-message nyo po, at ginamit po kayo ng kasangkapan ng Panginoong Diyos para po mapunta po si Baby Boyet at madala po namin sa tala. Yun nga po pala, si Papa Dins po hindi po makakasama dahil po mayroon po siyang nararamdaman, may lagdat pa po siya. Yun po, Papa Dins, salamat ng marami sa iyo, magpagaling ka. Kay kuya, kay ate, ingat po kayo dahil busy po sila, kaya ngayon po ako lang po ang babiyahe po muna. Tumawag nga po ako sa bahay. Dito na rin po ako sa bahay ngayon. Tumawag nga po sa kapatid ko na samahan po kami para malalayan po si Mercedes din, dahil ako rin po ay magda-drive. Pagka ano po, i-update ko po kayo. Ayun po, nandito lang po sila Ayun oh. Ayan si Baby Boyet, ang mga minamahal namin ka-business. Si Baby Boyet, dadali namin sa tala para po sa kanyang operasyon. Update ko rin kayo sa pwedeng mangyari sa magiging resulta sa pagpunta namin sa tala. Ano, may ready ka na? Ready ka na? Good evening mga ka-business. Thank you sa inyong mga dasal para kay Baby Boyet. Thank you so much. Ayun po mga kabusiness. Mga kabusiness, salamat po ng marami sa mga silent viewers, sa mga viewers, mga sumusuporta po sa Kabusiness Official, Kabusiness Family, Papa Dins TV. Salamat po ng marami sa mga pag-pray nyo para sa ikagagaling ni Baby Boyet. Nga pala, at dito po yung kapatid ko. Nagpapasalamat din ako. Yun po, sinisa na po, at medyo na ano lang po ako. Nagpapasalamat din po ako sa kapatid ko, at kahit na isang tawag lang po agad-agad na nandiyan po siya. Kaya andito po siya at sasamahan niya po kami. Ano, salamat niya pala, ano? Samahan mo kami. Wala ka bang gagawin? Hindi ka naman busy? Wala naman. Ano, let's go na? Let's go. Ready ka na? I'm ready. Si Baby Boyet, ready? Ready, si Baby Boyet. Lagi naman ready yan Lagi nag-aantay lang yan eh. Ano, let's go. Let's go. Bunso, iwan ka muna, no? Dito ka muna at bantayin mo muna yung dalawang bata. Tara, at kailangan natin may nag-aantay din sa atin doon. Shoutout din po pala kay Sir Paul. Hintayin nyo po kami dyan at darating po kami kagad. Yun po mga minamahal namin ka-business. Update po namin kayo pagdating po namin doon sa ospital. I-update ko po sa inyo kung ano po ang magiging pagdating namin doon. Yun po, balikan ko po kayo ulit. Mga kabusiness, nandito na po kami sa ospital. Ibinaba ko na po sila doon sa harap ng ospital.
Ako po, nandito po ako sa parking at pinarada ko lang po itong sasakyan. Nakausap niya na nila po si Sir Paul, yung mag-guide po sa kanila doon. I-update ko lang po kayo dahil po bawal po ang mag-camera po doon sa harap ng ospital. Pagpasok nga po namin, nasita po ako ng gwardiya bilang pagbigay galang po sa kanila. Yun po, hindi po ako nag-video doon sa harap. Ngayon po, pupunta po ako doon. Pagkatapos ko po na ma-update kayo na nandito na nga po kami, mamaya po i-update ko rin po kayo ulit sa pwede nga magiging resulta doon kay Baby Boyet. Mga kabisnes, nagpapasalamat ako talaga ng marami sa inyo sa pagsuporta, sa pag-aalala nyo rin po sa aking anak. Mahal ko po kayo, Ate, Kuya, Papa Dins. Walang sawa akong magpapasalamat ng napakarami sa inyo sapagkat andito at patuloy sinusuportahan. Hindi ko man kayo kasama pero lagi ko kayong kasama sa puso ko dahil wala kayong ibang inisip naman sa amin na kundi ang ikabubuti lang din namin ng pamilya ko, ikabubuti ni Boyet. Yung kayo ni Boyet, alam ko pong nandyan kayo para ipag-pray at sa kagalingan niya, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang karamdaman. Yun po mga kabisnes, yung ganitong pagkakataon kasi na nangyari sa akin, itong nangyari sa pamilya ko, salamat sa pag-pray nyo. Salamat po talaga ng marami sa inyo. Dahil marami akong nababasa na comment na sa ipag-pray ganito, maraming advice yung mga nagbi-message. Yun, salamat ng napakarami talaga sa inyo. Ngayon sana matuloy na ang operasyon ni Baby Boyet. Kasi dun sa mga una naming pinuntahan, bagkus emergency nga, ang ginawa ay ini-schedule pa. So hindi naman po pwede na ihintayin ko pa yung araw na yon, yung schedule na binigay nila sa amin. Kasi syempre iyak nang iyak na yung anak ko kanina. Ito nga, pagpasok nga namin dito, iyak siya, umiyak nung paalis namin. Hindi na ako nag-video dahil gawa na nga nagda-drive po ako, tas kailangan po nga makarating po dito para po dun sa taong kausap ko hindi rin po siya mabala kaantay po sa labas. Pero nakita na po sila dun sa harap. Nahawa lang po sana ko kanina, iyak nang iyak. Gabi-gabi po yun mga kabisnes. Gabi-gabi po akong gising para po sa kanya, para po si Mercedes po makatulog. Pagka hindi ko na po siya kayang patahanin, ginigising ko po si Mercedes para po siya ay padidiin po niya, para po at yung maibsan na po ulit yung sakit niya, nararamdaman niya. So mga kabisnes, update ko po kayo ulit mamaya at pupunta lang po ako doon sa harap kung ano na po ang update doon sa pagkakausap kay Sir Paul. Sige po mga kabisnes. Mga kabisnes, aming minamahal, pang ngayon, ang sabi doon sa loob ng ospital ng Tala, doon na nakausap namin na surgery,
eh dalhin daw po namin si Baby Boyet sa National Children doon po sa NC sa May Irod. Binigyan po kami nila ng referral para diretso daw po kami sa ER. Ngayon po, ang sabi po sa amin doon, kung ano daw po ang sasabihin ng doktor na makakausap namin doon sa emergency room, eh sundin na lang daw po namin. Babiyahe po kami ngayon papunta doon. Ngayon mga kabisnes, samahan niyo po kami sa pagbiyahe namin. Yung sabi rin po ng sa surgery doon, eh kung ano daw po yung magiging desisyon nila. Pero pag hindi daw po kami tinanggap doon sa NC, eh balik daw po kami dito sa Tala para malaman nila kung bakit daw po hindi tinanggap ng NC si Baby Boyet. Pero sana po mga kabisnes, ipag-pray po natin na tanggapin na para maagapan na po at hindi na po mahirapan si Baby Boyet, hindi na iyak ng iyak. Sana po tanggapin at makausap namin doktor, magpursige na kailangan maoperahan na si Baby Boyet. Samahan niyo po kami sa patuloy na paglalakbay namin ng kapatid ko ni Mercedes. Ayun nga po, at umiiyak na naman si Baby Boyet dahil nasagawa na nga siguro, nasasaktan na naman po siya. Sige po mga kabisnes, update ko po ulit kayo mamaya kung dating namin doon o sa biyahe po, kung ano man po ang ma-update namin sa inyo papunta doon po sa NC. Ngayon mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna yung update ko sa inyo. Pagdating doon ng NC, update ko po kayo agad pagdating ko po doon. Yun mga kabisnes, yung mga kabisnes, nandito lang po kami sa National Children Hospital. Dito na lang po, binaba ko po sila. Ayun na po, at kausap na po ng gwardiya. Papunta po sila ng ER. Ngayon po, wala pong parkingan, kaya maghahanap ako ng parkingan para makasama po ako doon, para makaano ko sa kanila. Kasama. Saan ka yung maparkingan? Nakipark po muna ako dito sa Jollibee. Puntahan ko na po sila doon para po masamahan. Check ko lang yung sasakyan natin. Kuhanan ko muna si Legend. Nakalak naman po lahat. Yun mga kabisnes, update ako sa inyo. Pina-register kami doon para magantay doon, para makausap namin yung sergeant. May nakausap ako ng isang doktor na babae. Tinanong ko siya kung paano namin makakausap yung sergeant. Nag-fill up na kami. Tapos sasabi nung unang nagsabi, antayin para tawagin yun sa Pilipan. Yun niya yung nakausap ko. Ang sabi naman sa amin na sayang lang yung pag-aantay namin kasi online daw para makausap yung sergeant. So hindi pala kami maano ngayon. So yung binigay sa amin ng referral, sergeant pa rin ang kailangan naming makausap. Ang hirap kasi puro usap, check up, puro check. Hindi pala pwedeng idiretso ng emergency agad eh. Kasi kailangan ma-check ulit yung bata.
So kailangan naming umuwi ngayon. Pero gaya ng sinabi niyong sergeant doon sa tala, yung surgery yun sa may tala na nakausap namin, na nagbigay sa amin ng referral na pagka hindi kami tinanggap dito, bumalik kami. Pero hindi naman totally na hindi kami tinanggap. Pinapila kami para makausap yung sergeant. Ang sabi naman ng isang doktor na hindi nyo makakausap yung sergeant kahit anong pila nyo. Kailangan online. Yung online na binigay sa amin, yung anong pangalan ng ano yun? Yung pangalan? Ha? NCH Pediatric Surgeon. Tama? Ha? Surgery. Oh, parehas din yan. Ito mga kabisnes, yung binigay sa amin na FB page. Yan ang binigay sa amin. So, kailangan na lang daw namin na umuwi. Pero, babalik kami sa tala para makausap namin yung surgery doon na nagbigay sa amin ng referral. Kasi, baka meron pa siyang isa pang option na para mapadali yung operasyon ni Baby Boyet. So mga kabisnes, update ako ulit sa inyo pagka nandun kami sa tala. Siguro, doon na lang ako mag outro, kasi para naguguluhan ako mga kabisnes. Kung babalik kami ng tala, sige, last na yun. Babalik kami doon para malaman namin kung ano talaga ang magiging desisyon ng surgery na nagbigay sa amin ng referral. Yun na lang mga kabisnes, kita-kita na lang tayo doon. Update ko na lang kayo ulit. So yun mga kabisnes, nandito na po kami ulit sa tala. Time check, oras ay 5:42 AM. So mga kabisnes, andun yung kapatid ko, pinababa ko, at siya na yung kakausap doon muna sa psychology. Sa surgery yung nagbigay sa amin ng referral, no? So yung mga kabisnes, ako'y nalilito tuloy kung saan talaga pwedeng maoperahan si Boyet. Hindi ko akalain na ganito pala ang dinadanas ng mga kagaya ko na dinanas ko ngayon. Ganito pala ang pakiramdam ng alam mo yon, yung papabilis yung opera, pero hindi pala ganun kadali na basta-basta magpa-opera, dahil ang daming proseso. So yung proseso na yon, ang tagal. So ako naman kasi naghanap ako ng para maoperahan nga siya na agad-agad. So siguro sa dami ng nagpapa-opera din, kaya pila. Pero isipin nyo yun, na magpapa-opera ka, hihintayin pa na mag-agaw buhay, hintayin pa mag 50-50. Kasi ang sabi sa akin dun, makakaano lang daw kami dun kung uunahin kami kung 50-50. Hindi naman pwede yun. Hindi na natin kailangan antayin pa na magkaganon. Ayun nga, antayin ko yung kapatid ko kung ano nga sasabihin ng hirap lang ganito pagka nararamdaman mo yung sakit kong nararamdaman ng bata.
Sir, hindi ko alam kung paano gagawin. Siguro kung hintayin lang natin yung masasabihin nun, no? Wawa naman si Mrs. Pagod na rin. Ano kayang ano bang magandang ano? Kailangan maayos natin 'to eh. Hindi naman pwede na hayaan lang natin na ganyan. Mga kabisnes, salamat sa inyo. Pero alam ko naman na ma-operahan siya, pero hindi ko alam ganun pala katagal. Kawawa naman yung bata. Eh, kailangan muna niyang tiisin yung sakit. Tiisin yung nangyayari. Hindi naman pwede na ganun-ganun na lang yung pakiramdam niya na hayaan namin. Siyempre, ayoko naman na lagi siya naririnig na umiiyak, lalo na pagka umiiyak eh ramdam mo yung hirap niya eh. Baby boy ito, yun o. Kailangan siyang padidiin para hindi siya umiyak eh. Pagka yan, nakadede na, tatahan. Ang problema, hindi pa siya, no, dumudumi ng regular na pagdumi. Sintabi po ulit, mga kabisnes. So yun, mga kabisnes, nag-message yung kapatid ko na pinapupunta kami doon. I-update ko lang sa inyo. Gawa ng bawal dun mag video at pinagbawalan ako ng gwardiya. Ngayon, mga kabisnes, update ko ulit kayo at pupunta lang po kami dun para daw magpalista. So, update ko ulit ako, babalikan ko kayo ulit. So yun, mga kabisnes, ito, punta kami dun sa loob ng sa harap para puntahan ko yung kapatid ko. Titingnan natin kung ano nga sasabihin na naman nung doon sa ano yun, mami? Surgery. Surgery, yun na yun niya. Yung nagbigay ng ano, referral. Salamat nga pala kay Sir Paul. Shoutout sa iyo, Sir Paul. Kita kay shoutout din kay Ma'am Liz. Salamat sa inyo. Sa kahit paano, syempre, nalaman namin na ganun ang mga proseso. Tsaka nandiyan kayo at umalalay sa amin. Balikan ko kayo, mga kabisnes, pagdating namin doon sa harap. I-update namin ko kayo ulit. Lagi lang ako mag-update sa inyo dahil kayo lang po ang aming maasahan. Good morning po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Ayun nga po, pagpunta ko nga po namin ni Mercedes doon po sa may harapan po ng ospital dito po sa Tala. Tiningnan po na ng doktor tong sa surgery si Sir si Doc, kalimutan ko po yung pangalan niya. Ayun po, salamat po sa kanya. Shoutout po kay Doc. Yun po, pinicturean niya, tiningnan niya po yung bata, si Boyet. Tinanong niya po kami kung
kakayanin po ng bata ang operasyon at sa sigurado daw po ba kami. Sabi ko, Doc, yung sa'y kabubuti, Doc, at saka napacheck naman po namin yung bata at mga pinuntahan naming ospital na kailangan po niyang maoperahan na agad. Yun niya po, tinanong niya kami kung sigurado. At siguro ang inisip niya, baka hindi kayanin ng bata. Pero sabi ko sa kanya, yung ikabubuti ng bata na magiging maayos, matagumpay yung operasyon. Sinabi niya sa amin na antayin yung sasabihin niya. So hanggang ngayon nagantay si Mercedes doon. Iniwanan ko si Mercedes doon sa harap ng ospital ng Tala. Ngayon lang ulit ako maliwanag na. Ngayon lang ulit lang po ako nakapag-update sa inyo dahil gawa ng hinawakan ko, binuhat ko po si Boyet at pinatulog ko po si Mercedes, pinaidlip-lip ko po dahil po sa biyahe po namin ng magdamag at pabalik-balik napuyat po siya, puyat. At syempre ako rin po napuyat dahil po hindi pa po ako naidlip. Siguro nakaidlip ako, hindi ko na malayan. Pero saglit lang po yan. Kasi hawak ko po si Boyet. Para po si Mercedes, magpapadede na naman po mamaya pagka umiyak. Hinili-hili ko po si Boyet para po hindi siya, para hindi po siya umiyak. Ngayon, yung kapatid ko rin po, nakatulog din po. So mga kabistes, hanggang dito na lang po muna ang update ko sa inyo. Salamat po ng napakarami, Kuya Ate, Papa Dins. Yun. Salamat ng marami. So mga kabistes, i-update ko kayo sa susunod kung ano pong magiging resulta at kung ano po ang sasabihin ni Doc para po kay Boyet. Salamat po ng marami. God bless po sa ating lahat. Yun, mapagpalang at tanghali sa atin mga kabisnes namin minamahal. Mga kabisnes, inabot kami ng tanghali dahil dun sa waiting namin sa EMD, minor operating room. Pinapasok kasi kami doon tapos sa balak ng ibalik sa dati ibalik yung kasi pinabili kami ng yelo tapos sabi daw anuan daw ng yelo kasi mga kabisnes patutulugin daw si Baby Boy tapos ibabalik yung bituka niya, itutulak siguro. Hindi ko pa po alam kasi hanggang ngayon po kasi hindi pa po bumabalik yung doktor na kausap namin. Siguro po kausap po yun sa pedya. At ayun ang mga kabisnes. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin po kami doon sa loob. Ngayon, iniwanan ko po si Mrs. kasi nung inaanuhan ko po ng yelo. Ngayon po, umimpis naman po yung bukol niya sa bolt niya. Tapos yun, pumunta ako dito sa sasakyan dahil kinuha ko nga po yung wipes at saka yung gamit niya. Pasintabi po kasi yun po, na medyo nakadumi po siya. At iniwanan ko po si Mrs. doon po sa loob ng EMD. Tapos waiting pa rin po. Baka ito pong pagbalik ko, in-update ko lang po sa inyo para po kasi yung mga ganito dapat
i-update ko sa inyo para naman na alam nyo po kung ano nangyayari kay Boyet. Hindi ko na rin po umano kasi medyo pagod-pagod po puyat. Kaya mga kabisnes, mamaya po, kada ano ko po, i-update ko po kayo. Kaya po dito ako nag-update sa sasakyan dahil gawa nga po ng yun doon, bawal. At sinubukan ko ng ano, mag-video sinasaway po ako at nagpaalam po ako yung isa, papayag sana basta wag lang daw makita yung facility, pader lang. Ang kaso po, may mga yung iba pong sa ibang gwardiya hindi po talaga pwede, kaya po hindi ko na po sinubukan pa mag video po doon. Ngayon po mga kabisnes, update ko po kayo ulit sa magiging resulta doon sa pagkadating nun na doktor na siguro nagpunta, yun nga po, nagpunta nga po yata sa PEDYA kaya po matagal. Dahil po ang kailangan po kasi doon, matingnan po nung mismo nasa PEDYA, sila po ang magpapatulog kay Boyet para po sa gagawin nilang yung mawala yung bitukan niya doon sa bolt niya. Tapos pagka naibalik daw po yun, obserbahan daw po namin kung ano daw po ang magiging reaction ni Boyet pagka naibalik po yun. So yun po, yun lang po mga kabisnes. Hanggang dito lang po muna at update ko po kayo ulit mamaya. Lagi lang po ako mag-update sa inyo. Sige po. Yan, update lang ako mga kabisnes. Magandang gabi sa atin lahat, mga minamahal naming kabisnes. Gabi na pala. Galing po ako sa loob ng EMD Minor Operating Room. Nandun po si Boyet. Doon kami pinaantay hanggang sa makabalik si Doc. Sabi kasi ni Doc antabayanan namin yung pagbalik niya. Nasikaso niya pala yung mga clearance. Kinausap niya yung doktor doon sa NCH. Ngayon ang sabi niya kasi nung pagdating niya, actually nauna yung PEDYA na dumating. Ngayon tinanong niya kami kung ano ang sinabi doon ng NCH sa amin. Sinabi namin na pinauwi na kami dahil gawa ng yung sergeant online kung kausapin doon. Ngayon niya, nung nag-online niya kami, offline. Sabi naman ni Doc, ni Optana, na bumalik kami dito sa Tala. Kaya yun, bumalik kami ngayon dito at yun niya ang sabi namin na, ay sabi niya, na antabayanan daw kami. Antabayanan namin siya. Sorry mga kabisnes ha. Nantabayanan namin siya na makabalik ng huling kausap niya sa amin. Dahil kakausapin niya nga daw yung NCH. Ayun, nung makausap nga namin ito, na halos kalalabas ko lang, yun niya, paglabas ko, madilim na. nasabi niya, kung ibabalik daw ng manual, kailangan pa rin daw operahan. Tapos ang pag-opera hindi dito sa Tala, sa NCH pa rin. Kasi sa NCH lang daw po naooperahan yung mga ganung edad ng mga bata.
dito daw ang inoopera nila ay mga adult. Kaya ang mangyayari, hihintay namin siya ulit kung ano nga sasabihin sa amin, kung makausap niya yung doktor sa NCH. Eh tatakbo kami papunta ng NCH para dun sa diretsong operasyon daw, sabi ni Dr. Optana. Kasi kung dito daw at manual lang, eh bali wala lang daw, sayang yung gagawin nila. Kaya diretso na lang daw doon, kakausapin yung doktor doon na nakausap namin, kung bakit yung binigay sa amin na para maoperahan doon, eh hindi, parang hindi, parang binali wala, parang hindi pinansin eh. Kaya yun, binalik namin dito kay Doc Optana. Ayun, na sa ngayon mga kabusiness, antayin namin kung anong magiging decision nila kung babalik kami doon. Lagi lang ako mag-update sa inyo mga kabusiness. Tinatanungan nila ako eh kung sigurado daw ba na papa-opera ko. Eh lagi ko naman ang sagot sa kanila eh, kung dok eh yun ba ang nararapat? Eh yun daw talaga dapat. Eh ngayon sabi ko eh kung kakayanin naman po ng bata. Pero patutulugin na naman daw po si Boyet, patutulugin para daw po hindi siya magiging malikot. Dahil po pagkaano po ay yung bituka po ay maselan nga naman daw po para sa bituka. Kaya kailangan po patulugin po si Boyet. Nakaka-business, samahan niyo po kung ipanalangin po si Boyet sa magiging matagumpay na operasyon niya. Kailangan lang po talaga maging malakas ang loob. Naalalayan ko na lang ngayon si Mrs. Kasi po si Mrs. Pag dalawa pa po kami ng hina nito, basta po mga kabusiness, si Mrs. po, kailangan ko po siyang alalayan. Ako na nga po ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob dahil dalawa lang naman po kami dito. Nga po pala, si kuya, si ate, hindi rin naman po sila nagpapabaya. Nag-update po ako sa kanila ngayon, ang sabi po sa akin nila na so ingat po ako sa biyahe. Lagi naman po sila nagbibilin sa akin. Saka hindi naman po nila ako pinababayaan sa financial. Si Papa Dins, lagi po nakakontak si Papa Dins. Lagi po nangangamusta. Gawa nang hindi po sila makapunta dito sa akin. Dahil gawa po nang si Papa Dins po, yun po. At maano pa rin po ang pakiramdam niya. Pero si Kuya, ano po siya, busy. Mayroon po sila kasing ano eh. May nasigaso po kasi si Kuya, sila Kuya. Yung mga 3M at saka yung mga kasama ko, mga kapatid kong kagwang, yun naman po sila ay may ginagawa din dahil po yun sa yun po ang kasama ni Kuya. Kaya mga kabusiness, okay lang po ako na kaming dalawa lang po ni Mrs. At matibay naman po ang loob ko. Huwag po kayo mag-alala at kasakasama ko po kayo sa aking pagda-drive, paglalakbay, siyempre kasama ko rin po kayo sa panalangin. Pinapanalangin ko lagi si Boyet, lagi po ako nakabulong. Lagi po ako nananalangin, lagi ko pong inilalapit sa Panginoon na malagpasan ko po ang pagsubok na to. Pagsubok mo namin mag-asawa.
Bagaman na naumpisa na namin ito, nandito na kami. Hindi na muna kami uuwi. Ididiretso na namin to sa NCH. Ayun po mga ka-business, hanggang dyan lang po muna ang update ko sa inyo. Ngayon pag update na naman po ako ulit sa inyo dahil gusto ko pong i-share sa inyo dahil sa masaya ako na nag-aalala kayo dahil hindi nyo ko iniiwan. At hindi nyo po iniiwan ang Ka-Business Official. Patuloy kayong sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mahal po namin kayo mga ka-business namin. Pagdating po ng bago po kami umalis dito, i-update ko po kayo. I-update ko kayo kung ano ang sasabihin ni Doc Optana. Shoutout po kay Doc at napakabait ni Doc. Sige po mga ka-business. So mga ka-business, time check is 8:20. Umaga na. Bumili ako ng pagkain ni Mercedes sa 7-Eleven. Gutom na yun eh. At antay pa rin kami. Nag-aantay pa rin kami dun sa loob. So hanggang ngayon, wala pa yung doktor. Si Optana. Si Doc Optana. Lagi nakakalimutan yung ano ni Doc. Kakain muna kami ni Mercedes. Yan nga, binili ako siya ng pagkain sa 7-Eleven. Para pagdating ni Doc, diretso na kami ng diretso na kami ng NCH dahil masolve na 'to. Tapos na yung operasyon niya. At sana ipanalangin natin mga mahal naming ka-business na maproba na o pumayag na. At gusto ko na makausap ulit si Doc Optana para dun sa sasabihin niya sa amin. Excited na kinakabahan. Pero sana pagkatapos namin kumain makausap na namin at makalabas na siya ng pedya dahil kausap niya po ang pedya doktor ng NCH. Nag-uusap po sila kung paano po bang gawin kasi doon po sa NCH wala pong priority na mauna ganun, pero kailangan po talaga na mauna si Boyet na maoperahan sa NCH. So yun lang mga ka-business, update ako sa inyo mamaya pagkatapos namin ng nagkausap kami ni Doc Optana. Bibigay ko sa inyo ang update ulit. Ngayon po mga ka-business, kakain muna kami ni Mercedes. Bibigyan ko siya ng pagkain sa loob. Pagkatapos kumain, yun, update ko kayo ulit. Yun mga ka-business, nandito na kami sa may National Children. Nagpababa na si Baby Boyet. Ngayon mga ka-business, maghahanap muna ako ng parkingan. Tapos wala kasing parkingan dito sa National Children. Balik ako ngayon mga ka-business, minamadali ko lang. Yung mga ka-business, nandito na ako sa parkingan. Iaano na namin si Baby Boyet. Iaayos ko lang itong sasakyan. Babalikan ko. Iaayos ko lang itong sasakyan. Isisecure natin. Dahil hindi pwede nga iwanan kasi walang parkingan sa mga ka-business sa loob. Yan, kuya, ate, salamat nga pala, Papa Din, sa pagtitiwala na pinagamit nyo sa akin si Legend. Kaya mag-alala at alagaan ko si Legend. Ingatan ko naman siya. Salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta sa amin.
pag-alalay sa pamilya ko, kay Boyet, kung ano pa ang magiging update dito, ay i-update ko sa inyo mamaya, tawag ako kung ano magiging resulta. Kasi ngayon sinabi ni Doc Optana na kailangan ma-operahan na daw siya at hanapin pa namin si Doc Orozco dito sa NCH. Ngayon mga ka-business, pupuntahan ko muna sila doon. Pagkapunta ko doon, i-update ko sa inyo kung ano yung naging resulta doon sa pag-uusap. Magiging pag-uusap namin. Inayos ko muna yung sasakyan eh. Ngayon kami mga ka-business, samahan nyo ako sa aking mga pagpunta dito sa natural para kay Baby Boyet. Yo mga ka-business namin minamahal, iiwanan ko po muna si Mercedes doon sa National 2 din, sapagkat kailangan ko pong umuwi. Sana maintindihan nyo rin po ako mga ka-business, mga viewers. Iiwanan ko po muna sila at yung sasakyan po, at gagamitin po ito at hiniram ko lang po ito sa sasakyan. Salamat po Kuya Ate sa patuloy na pagsuporta sa amin. Mga ka-business, yun nga po pala, pagdating namin po pala doon sa loob, inasikaso naman po agad si Baby Boyet. Nandun na po siya sa ER. Nandun lang po siya, bali may pila po kasi, so meron pa pong nakapila, may nauna po sa amin. Pero lahat naman po emergency, yung mga nakapila po gaya po namin ay kailangan po magantay. Pero yung sa amin po, pagdating po doon, dahil po dun sa kay Dr. Orozco, nakapasok naman po kami kaagad at nandun na po siya, nakahiga na si Baby Boyet at binabantayan na po ni Mercedes. Mga ka-business, pag naka ako sa pag-uwi ko, makikita nyo ako kung makikita nyo kung masaya ang mingiti, siguro pagka nag-vlog sila, nag-vlog kami, makikita nyo kung masaya. Opo, alam nyo naman po kung gano'n ako masaya yung tao. Kahit mayroon akong kahit na may pinagdadaanan, alam nyo po mga ka-business, hindi ko po kailangan na umiyak ng umiyak. Ang kailangan ko po, yung panalangin nyo po para kay Boyet, para po sa anak po. Pagod po yan, wala po yan eh, baliwala po yan. Pero pag kayong yung suporta nyo po, yung panalangin nyo, makikita nyo kung opo, masaya nang umingiti. Pero alam nyo naman po, kung siguro kilala nyo na rin po ako. Opo, umingiti ako. Pero nakikita nyo naman po, meron naman po akong pagdadaanan. Pero mga ka-business, ang pagiging masayahin, maganda rin naman. Totoo po ayoko pong umiyak. Ayoko pong lalaan, kasi alam ko po kaya naman po ni Boyet. Diyos po ang nakakaalam niyan. Nanalangin na po ako. Tapos pinagkatiwala ko na po sa kanya lahat. Ang ganyan mga ka-business, ayoko man po silang iwan doon sa National Children. Pero kailangan po, kasi po para naman po
paanuhan ko po yung pangangailangan nila. Hindi naman po na lahat po eh tiwala natin sa iba. Kailangan din po pagsikapan din yung ginagawang tulong sa atin. Napakalaking pong pasasalamat natin po kay Laka Business sa ginamit ng kasangkapan. Dahil napakabuti po nila kasi grabe po ang pag-aalala sa amin, pag-aalala, pag-suporta. Kaya kuya ate, nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo, kay papa din. Alam niyo po kayo yung hindi ko siguro alam kung wala ako sa pamilya niyo. Hindi ko alam yung gagawin ko kung hindi ako napunta sa Family Ka Business. Salamat sa pagtitiwala niyo. Ayan nyo po. Hindi ko po sasayangin yung binigay niyong pagtitiwala sa akin. Gagawin ko po yung gusto niyo pong makita sa akin na masaya. Magiging masaya lang po tayo. Magsasama po tayo hanggang dulo. Pangako po yan. Mahal ko kayo, kuya ate. Papa Dins. Mahal ko kayo, Boss Dave. Buso. Kaya salamat sa inyo. Napakabuti ng ama sa inyo. Napakabuti ng ama sa atin. Napakabuti pa rin ng ama sa akin kasi binigay kayong kasangkapan para sa ganitong pagsubok sa akin na dumating, inalalayan niyo ako. Lagi kayong kasama sa aking puso. Mga viewers, silent viewers, salamat ng marami sa inyo sa pagsama, sa pagpipray kay Baby Boyet. Alam ko meron, minsan may pagkakamali ako, pero ang pagkakamali po kasi dumarating po talaga yan. May mga nasasabi yung iba sa akin, pero ayos lang po yan. Ang importante po, ang Family Ka Business ay patuloy kayo namin pinasasaya. Lagi kami nga nandito para sa inyo at nandyan din kayo para sa amin. Kaya mahal kayo ang Family Ka Business. Mahal po namin kayo. Kaya nagpapasalamat ako po ng marami sa inyo kapagkat pinagpiplayed nyo po si Boyet na sa patuloy na paggalig niya. Salamat po talaga ng napakarami sa inyo. Ate, kuya, sa mga kapatid kong kagwang, salamat sa pag-alala niyo sa akin sa 3M. Salamat. Nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo, sa magulang ko. Salamat sa inyo lahat. Sa kaibigan ko, sa bata ko, salamat. Basta salamat sa inyo lahat kasi nandiyan kayo, hindi niyo ako iniiwan. Inalalayan niyo ako, minimessage niyo ako, kinakamusta. Salamat talaga ng napakarami sa inyo. Ngayon mga business, aming minamahal, uuwi po na ako, babiyahe ako. Huwag po kayong mag-alala at lagi po tinatandaan mga sinasabi nyo. Ate, kuya, lagi ko po pong tinatandaan yung mga sinasabi nyo, inabilin nyo. Opo, mag-iingat po ako. Mag-iingat din po kayo lagi. Babiyahin na po ako. Salamat po muli.
ng napakarami sa inyo.